ginagawa ko ay pinupunasan ko muna ang aking mukha pagkatapos kong maghilamos. Ang sunod na ilalagay ko ay ang Nivea toner, Nivea cream. She wanna know my real name. She getting way too comfortable. Now she wanna wear my chain. I'm feeling way too vulnerable. She wanna know my government name. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. For today's vlog, ang gagawin natin ngayon ay mag-skincare tayo. I-share ko sa inyo ang aking skincare. So, let's start na. Ang unang ginagawa ko ay pinupunasan ko muna ang aking mukha pagkatapos kong maghilamos. Tissue ang aking ginagamit. Para ano, pagtuwalya kasi masyadong magaspang pag tissue, malambot-lambot siya. Tutuyo ko muna maigi ang aking mukha. Tapos, sunod na ilalagay ko ay ang Nivea toner. Acne Clear, 0% alcohol. Tapos, kukuha tayo ng bulak. Itong pads na ginagamit ko kasi, ano, mas tipid siya kaysa dun sa, ano, sa pablog. So, lalagay-lagay lang natin ganito. Kapahid ko na. Ginagawa ko lang maintenance yung ano, yung Nivea kasi ang ginagawit ko talaga ay lijub. Eh, nagpahinga muna ako ng 1 month. Babalik ako sa April 3. Natanggal naman yung mga ano ko, ang natira lang ay ang mga dark spots. So, ayan, patutuituin ko muna siya ng konti bago ko ilagay ang Nivea cream. Sobrang dami ko nang nilagay sa mukha ko. Hindi ako mahiyangan. Kung ano ng mga pinaglalagay ko kasi gusto ko nga maging fair skin ng aking mukha. Eh, nung nag-video ako, nahiyang-hiyangan naman ako. Tapos, natakot ako, baka masunog ang aking mukha, kaya ang ginawa ko, tumitigil ako ng 1 month bago ako babalik ulit. Konti-konti lang muna, kasama dapat ang lehe. Para pantay ang kulay ng mukha sa lehe. Leeg muna na higo. Tapos pag okay naman yung mukha ko na wala na yung mga dark spot, ang gagamitin ko na din ay ang Nivea cream. Sobrang dami ko kasi yung Nivea cream, pinduhan ako ng aking tita. Patatanggalin ko lang yung mga dark spot. Lalagyan ko ulit ng contour.
Na massage ko muna siya. Sa una, malakit siya. Pero pag tumatagal naman, nawawala siya. Pati dati kasi, ang mahilig ako magpuyat. Diba nga, nung last year ay quarantine din. Lagi ako nagpupuyat. Lagi ako nanonood ng mga YouTube. Lagi nag-ML. Yan, dumadami tigyawat ko. Kaya, ano, ang ginawa ko, nag-rejuve ako. Sobrang puti naman ngayon ang mukha ko. Hindi na lang nawawala ang dark spot. Siguro pagbalik ko sa pag-rejuve, ay mawawala na siya. Wala naman yun kasi dati dito, kung makikita niyo, sobrang dami kong pimples dito. Kung nag-rejuve ako, nawala. Sa 3 naman, ay babalik ulit ako sa pag-rejuve. Kasi ang ginagawa ko, mag-rejuve ako, tapos titigil ako ng 1 month, tapos babalik ulit ako sa pag-rejuve. Kasi, sabi nung iba kong kaibigan, ay dapat daw muna magpahinga ng 1 month kasi baka daw masunod yung mukha. So ayun, tapos na nga ako mag-skincare. Ngayon, aantayin ko na lang matuyo ang aking buhok. At habang inaantay ko matuyo ang aking buhok, ang gagawin ko ay mag-Netflix muna ako. Manood muna ako sa Netflix. Tapos kapag natuyo na yung buhok ko, diretso tulog na ako kasi ngayon hindi ko na ginagawa magpuyat. Iniwas ako magpuyat kasi nga pag napupuyat ako, dumadami ang aking sigyawat. Bago pala ako mag-Netflix, i-edit ko muna itong video to. Kasi para bukas or mamaya din, may i-upload ko na to. Gumawa kasi ako ng panibagong channel. Kasi dati, may channel na ako nung last year. Eh, ang tagal ko na rin naman tumigil. Pati, sobrang daming nga-request sa akin na bumalik ako sa pag-vlog. Kaya, ginawa ko, bumalik ako kasi wala rin naman akong ginagawa. Tapos, pati, kaya naman ako natigil yung pag-vlog ko noon. Kasi, sobrang na-busy ako. Pero ngayon, kaunti pa naman yung subject ko. Kaya, siguro, makakapag-vlog naman ako araw-araw. Pero, kapag hindi, para madami akong ginagawa, pipilitin ko pa din mag-vlog. So, please like and share and don't forget to click the notification bell para updated ka sa aking mga video. Bye!